nasa what naman ganyan yung sound, si Severino Sakmana, kanyang mister, at si Lani Mosquito. Nagsisigawan sila sa loob. Ito po kasing video, mga kapatid, sa mga nakamonitor po sa Radyo 5. Meron pong video doon, CCTV, at ito po ay nakatutok sa kama. Okay, yes. Ngayon po, parang sumigaw po si Mrs. na tanggalin mo yung kumot. Doon lang nalaman ni Mr. At naalala na meron palang CCTV na naka-install doon. Kasi di ba ang mga CCTV ngayon, ito yung meron ng boses. Yeah, may two-way speaker na yan. Yes, uh-huh. Yes. So ang nangyari, napanood ni Mrs. na habang nasa ilalim sila ng kumot ni Kevet. Okay. Kaya ito po, nasa kabilang linya natin para mas ma-explain po ng maayos ni Ma'am Susana Sakmana na nasa Qatar po ngayon. Ma'am Susana, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Susana, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Ma'am, napanood po namin, no, yung video kanina. Okay? Baka naman pwede niyong ikwento sa amin ano po yung background. Bali po, marami na po bang kasing balita dyan na may relasyon sila, pero hindi po nila inaamin. Siguro time na po siguro na malalaman ko, kasi sabi nila, tropa lang, hindi naman kami nakikita na nakapatong. Ah, okay. So, tapos, ayun nga, no? Si ma'am nga pala ay nasa Qatar. Yes, attorney. Okay, so hindi niya kasama ngayon yung kanyang husband. Yes. So, ma'am, tama po ba? Na meron ng mga ugong-ugong noon na ang inyong asawa ay may kabit? Opo, kasi po umuwi po ako last September 2022, nilusog po na po yung babae. Okay. Pero hindi nila inamin, tropa lang daw, nag-inuman lang daw sila, hinatid lang daw ng asawa ko dun sa bahay ng babae, kasi inantay ko po talaga dun sa bahay po talaga ng babae. Ayun, so kilala nyo rin po pala etong babae na to? Nakilala ko na lang po nung umuwi po ako, kasi po magkakaibigan po yan eh, pero yung unang-una naging kaibigan niya po is kilala ko. Okay. Hanggang marami na pong balita, yun po yung nangyari. Okay. Ma'am, kayo po ba talaga ay meron talagang CCTV sa kwarto ninyo? Actually po, ano po yan? Pwesto po yan ng tindahan. So hindi talaga siya sa kwarto, Shari? Opo, ginamit nila pong motel yung ano. Ano, so parang sari-sari store, ganun po ba? Ganun na rin po. Okay, sige, ikwento nyo po, ma'am. Paano nyo po nahuli yung mister ni Don? Hinamon po kasi ako ng asawa ko na magpapakabit ng CCTV. Siya pa? Una, hindi ko si siya kinuha. Mister pa ang nag-offer na magkabit ng CCTV. Siya pa yung nagpakabit ng CCTV? Opo, kasi po, sa duda ko, hindi kasi siya... Yung mga sinasabi ng mga tao, hindi daw totoo. Ginawa niya pong bulag, pipit, bingi yung mga tao na nakapalibot sa dyan, sa kanila. Okay, so siya pa yung nagpakabit ng CCTV. At syempre, opo, hinamon siya, so ibig sabihin po, alam opo. Niya, aware siya na lahat ng ginagawa sa tapat ng CCTV na yan ay nare-record. Siguro po. Oo, ay, hindi niya matitin na yan. Siya nagkabit ng CCTV, Shari eh. Siya ang naghamon, attorney. Oo, sige, ituloy niyo po, Ma'am Susana. Tapos, nung naikabit po yun, actually, hindi niya binigay kaagad yung ano yung password. Kasi, unang offer niya sa akin na ikakabit niya yung CCTV, sinabi ko, para saan? Sabi ko, sabi niya, parang feeling niya, hindi ako interesado. After 2 days, nakalipas ng ilang araw, asan na yung password? Asan yung password ng CCTV? Hinamon niya po ako eh. Sabi niya, akala ko ba ayaw mo? Pinilit ko siya, hindi niya po binigay yung unang araw na kinuha ko yun, ayaw niya ibigay. Kesyo, hindi niya po alam yung password. Sabi niya, bukas na kasi lasing ako. Tumawag ulit ako ng kinumagahan. Tapos sabi niya, bibili na lang ako ng panibago kasi hindi ko alam yung password. Okay, so ayaw pa niya nung una. Tapos yung kaibigan, may kaibigan siya na pumunta doon, tinulungan siya, nag-set up, nag-reset yung password para maibigay sa akin. Ah, okay. Tapos nung naibigay na po sa akin, may after 2 days ulit, mayroong mga nagre-replay ako ng mga video. Okay po. Chine-check ko kung mayroong space yung CCTV na mga araw-araw, may oras po yun, di ba? Opo. Ngayon ang ginawa ko, nagtatanong ako bakit walang laman yung oras na yun. Sabi niya, burn out. Aso na puputol-putol yung recording. Opo. Tapos nung time na bago nangyari yon, mayroon akong nakapi na
kinausap niya yung tao niya na patayin yung CCTV kasi pupunta yung babae. Okay. Pupunta si Lani. So, naiwan po yun sa ano, naiwan po yung record dun sa CCTV kasi ni-replay ko po yun. Bakit nawala yung oras na yun yung ano, yung nakaano kasi po siya, device offline. Opo. So, nung nagkaroon ng internet, nagkaroon ako ng access, inopen ko po siya, narinig ko po doon na patayin yung internet kasi pumunta si Lani. Ah, narinig, na-record pati yon yung instruction niya. Apo. Tapos, after po noon, yung babae, no? nagpaalam na po kasi yung babae na pupunta na siya sa isang lugar. Yun, nagpaalaman po sila. Yun po, from 12 in the midnight and then until 3 o'clock in the morning, yun po yung cut po na wala pong CCTV, wala pong record. Tapos, every night po yun, nag-uusap sila ng babae. Nagtatawanan sila, happy sila. Tapos, mayroon pang time na inopen ko yung CCTV, on call sila, nag-sweet talking sila. Tapos, narinig nung sabi ko, wow, ang sweet naman, sabi ko. Sabi nung babae, sino yun? Sabi nung, syempre, hindi makapagsalita sa akin yung asawa ko. Sabi nung babae, hayaan mo siya. Ibig sabihin, gusto niya na pakinggan ko yung ginag-usapan nila. Hayaan mo siya. Sabi nung babae. So, itinuloy nila? Tapos, after nun po, hindi pa po yun nangyari yung s**t yun. Nakalibas ng ilang araw, bumalik yung babae kasi diba nagpaalam na po siya na aalis na sa lugar na yun. Bumalik po siya kasi parang narinig ko doon na binalikan niya yung card ng anak kasi itatransfer niya po dun sa pupuntahan nila. February 11, bumalik yung babae. As in, talagang meron po akong record pero hindi ko pa po pinatak yung CCTV kasi naka-offline na po yung ano device. So nung ni-review ko yun, alam ko mangyayari. Tapos sabi ko, bakit naka-offline? Wala bang kuryente? Wala bang wifi? Walang internet? Bakit naka-off device yung CCTV? Sabi niya, sumagot yung asawa ko kasi tinawagan ko siya. Tulog ako. Okay. Hindi ko alam. Data lang yung gamit ko. Ano pong nangyari dun sa video po? Yun po, inabangan ko po yun kinaumagahan kasi nag-away sila eh. Napanood ko na po yung gabi ng February 11, napanood ko na po sila. So, nung February 12, inabangan ko po siya na babalik yung babae kasi nag-away po sila. Kaya yun, siguro inamon ng babae, naglabing-labing sila, binantayan ko po yun, hindi ko po inop yung CCTV, hanggang nangyari nga po yun. Ah, so napanood nyo talaga ng live, hindi na lang recording? Hindi po, kinuha ko na lang po yun, ni-record, habang nagla-live po yun, kin-click ko po yung record ng cellphone. Okay. Sige yung po. Yung buong CCTV po yun, nakat na po yun ng asawa ko, na-delete na po habang nagsasalita ako sa CCTV. Sir Severino, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Ayun, Mr. Severino, sino yung kasama mo sa video? Patupayo. Hindi po, naging girlfriend ko po yun talaga. So, inaamin nyo po na girlfriend po ninyo yun? Oo. Okay. At ano po yung ginagawa nyo noon sa video? Wala, nag-aanoan lang kami, nag-uusap lang kami noon. Nag-uusap lang daw po sila sa ilalim ng kumot, attorney. Nag-uusap kayo? Ganun ka ba talaga makipag-usap, Mr. Severino? Hindi, sa totoo lang, sa jowa ko naman siya, so wala namang ano namin. May nangyari, ginagawa lang. So may nangyari talaga. Pero tama ba, ikaw pa yung nagpalagay nung CCTV doon? Opo, ako pa yung nagbigay ng ano sa kanya. Nung password? Opo. Okay. So alam mo na nanonood ang iyong asawa nung ginawa niyo 'yon? Hindi ko po alam 'yon. Pero alam mo na dahil nga nasa tapat kayo ng CCTV, makikita niya 'yon eventually. Opo. Okay. Kasi ang sabi ng asawa mo kanina, dinedeny mo raw nung una na ikaw ay may kabit. Etong si Miss Lani Mosquito. So ngayon ba ay inaamin mo na? Ay, aminado naman ako diyan gawa ng katagal ng panahon at nakita niya na rin. So bakit pa ako mag-deny? Okay. Hindi ka na pinahirapan din ni tatay. Oo nga, so wala nang pahirap to, no, si Mr. Severino. Aminado naman. Mm-hmm. Etong si Mr. Severino Sakman. O parang may gustong sabihin si Ma'am Susana. Ano po yon? Ngayon lang po na inamin. Sinasabi niya sa mga kapitbahay ng mga nakakakita, hindi daw totoo. Walang connection, wala. Hindi niya daw babae. Pero lahat ng tao kasama pa sa pwesto na pinagkukuhanan namin ng pangkabuhayan, doon kasama nila si Antendera Tagaluto, umaga, hapon, gabi, ando doon ang babae. Ngayon lang po na umamin na may relasyon sila.
Hindi naman araw-araw, gabi-gabi, wala naman. Minsan lang naman mapunta yun. Oh, okay, kung hindi, ano lang, start na, binigay mo sa akin yung CCTV, ando doon. Lahat ng araw ando doon siya. Hindi naman lahat. Hindi naman. 27, 28, 29, 30, ando doon ang CCTV. Ando doon yung babae. Doon, ang aga-aga, magkapri pa kayo doon. Kita lahat ng tindiro mo doon. Kahit na yung mga tao dyan, hindi nyo inaamin. Ginagawa nyong bulag yung mga tao dyan. Pag may nalaman ako, nagagalit ako. Akong pinapagalitan mo. Sinasampa mo yung babae. Siya yung pinagtatanggol mo. Di ba? In-block ako ng babae kasi tinat ko siya. Nagsumbong siya sa'yo. Nagsumbong siya sa'yo. Ako yung pinagalitan mo. Ako yung mali. Ako yung mali. Lagi ng mga babae mo, pag nagsusumbong sila, nahuhuli ko, sila tiyan-tiyat ko, nagsusumbong sila sa'yo, pinagtatakpan mo. Ako yung mali. Ako yung mali. Control mo yung sarili mo. Control mo lang. Control ko talaga, pero sa ginagawa mo, na ginagawa mong tanga at bingi, mga bulag yung mga tao dyan na nagsusumbong sa akin, hindi mo pa rin inaamin. O di nga, namimili ko lang. Anong sinasabi mo? Sinungaling yung mga tao dito? Sinungaling mga tao dyan na nakakakita nagsusumbong sa akin? Hindi sila, walang magbigay ng ebidensya sa akin kasi takot sila sa'yo. Bakit naman sila matatakot? Ikaw ang hari dyan eh. Di ba matapang ka dyan? Nilusob ko yung babae, pinuntahan ko. Ako pa yung hinila mo. Hindi totoo. Sabi mo, hindi totoo. Anong ginawa mo? Ayoko na sa'yo, mag-iwalay na tayo. Yun lang, ganun lang ang hamon mo sa akin. Is mo ako, tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo na ako mahal? O diba, sinabi ko nga sa'yo, mag-iwalay na tayo, diba? Ganun-ganun na lang? Ganun-ganun na lang ang gagawin mo? Ganun-ganun na lang sabihin mo, kasi nahuli ko kayo, sasabihin mo sa akin na ano, iwalay na? O, so anong balak mo kayong gawin? Kaso, ayan, kayong no? Dalawa. So, Ma'am Susana, tama ba yung narinig ko? No? So, ang balak mo ay kasuhan itong si Severino at yung kanyang kabit. Po, silang dalawa po, silang dalawa. Silang dalawa, oo. No? In so far as legal, Shari, talagang may pananagutan itong si Severino. Total, inaamin na rin naman niya. Okay, aside of course from VAWSI, Violation Against Women and Children, siya din ay magiging liable for concubinage. Because he's living under scandalous circumstances, eh kung tutusin nga, ibinahay na nga niya itong si Miss Lani. At aware siya, Shari, na may CCTV. Kumbaga siya yung gumawa ng ebidensya laban sa kanya. At saka nakaka-insulto din din, attorney, na nandun pa nagkakape yung babae doon sa bahay nila, sa tindahan nila, pumupunta doon, at alam din naman ng babae na may CCTV. Yes. So, masakit din talaga yun sa misis niya, Sir Severino. Kayo po ba, Ma'am Susana, ay may mga anak? Mayroon po, dalawa po, isang lalaki, isang babae. Minor po pareha. Saan po sila nakatira? Kasama niya po. Nakikita din po ng mga anak niya yung ginagawa niya po. Nakikita rin nila yung mga pinaggagawa nitong si Severino? Alam mo po yung sabi ng anak niyang panganay? Bakit mo paniniwalaan yung mga sinasabi ng mga tao, pinapakain ka ba nila? Okay. So talagang parang, Shari, mayroon pang panggagaslight na nangyayari dito. Okay? Sir Severino, nasan po si Miss Lani ngayon? Hindi na po siya umuwi dito mula nang nangyayari yung ganun. Hindi na daw. Kayo ba ay nag-break na? Ganun ba? Opo, matagal na po. Hindi po. Nag-uusap po sila, nagtatawanan po sa CCTV. Naririnig ko po. Ah, huling-huli pa rin, pati yung mga ganyang pag-uusap. February 12 po nangyayari po yung video na yan. 13, 14, naghahagakan po sila sa CCTV. 14, wala na sa dito. Hindi, wala dyan. Pero sa CCTV, from alas 11, alas 12 hanggang hating gabi, gusto mo na nga matulog, di ba? Pero ayaw kanyang patulugin. Nagtatawanan kayo. Anong sabi mo? Marami akong reserba. Ano bang gusto mo dyan? Ako pupunta? O sa ganitong lugar? Siyempre, marami. Iba talaga pag marami kang tinanim. Meron kang aanihin. Bakit naman ako pupunta sa iyo kung hindi ka naman malago? Di doon ako sa malago. 'Di ba? Oh, sige, bahala ka. Ikaw kung ano yung gusto mong gawin mo. Ito, Miss Susana, no? Hindi naman kita tuturuan, hindi naman kita pipigilan. Pero kung pwede natin pag-usapan muna yan, bakit hindi natin pag-usapan? Hindi, marami ng beses mong ginawa yan. Bakit pinaniwalaan mo ba ako? May kinampihan sa naging babae mo, kinampihan mo ba ako? Kinonfort mo ba ako? Nangyari na yan, tinawagan mo ba ako? Na nag-message ba kayong dalawa na, sorry, nagmamahalan kami, ginawain mo ba yon? Wala! Tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Diba? Oh,
siya, hindi mo naman nasasagutin. Kasi kung kaya mong gawin yan, may number ako dito, hindi lang sa Facebook. Pwede mo akong tawagan sa number ko dito. Mag-import ka na tumawag kayong dalawa na nagmamahalan kami, hayaan mo na lang kami. Okay pa sana eh. Pag tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Hindi kita din natanggap sa Facebook. Sa akin, pero dapat, may number ako dito, pwede mong tawagan. Pag-usap muna tayo, huwag ka muna ng padalos-dalos kasi mapapiswan dyan yung mga bata eh. Unang-una wala na yung mga bata. Ngayon pa siya nahiya sa mga bata eh. Nakikita yung mga anak mo? Nakikita na lang sa bahay. O pagka umalis ako dito, sino mapapiswan? Ay, naisip mo ba yan bago mo pinasok? Kaya nga, di pasensya ka na, nagawa ko na yan, wala na, pwede naman... Ganun lang, pasensya. Wow! Grabe naman yung pasensya na yan! Lantaran! Harap pa ng outpost ng paradahan! Magpapalitan kayo ng driver seat ng sasakyan? Natural ako yung magdadrive. Ma'am Susana, no? Ganito na lang muna. Total, parang hindi rin naman masyadong responsive. Itong si Mr. Severino, hindi natin makausap ng matino. Ganito, Ma'am Susana, kayo po ba ay porsigido na talagang kasuhan nyo itong si Mr. Severino? Opo. Silang dalawa ng babae. Silang dalawa? Okay, kahit manghingi ng pasensya, kapatawaran, wala nang hindi nyo na mapagbibigyan itong si Mr. Severino? Paulit-ulit na po yan, sir. Kahit dito po sa ibang bansa, ginawa niya na po sa akin yan. Okay, so talagang wala nang kapatawaran po dito, Ma'am Susana? Wala na po, kasi mismong nakapatong na po siya eh. Okay. Ganito po, Ma'am, kung tayo po ay magsasampa ng reklamong concubinage against dito kay Mr. Severino, kayo po ay kakailanganin niyo pong manumpa para sa reklamo. Opo. Okay, kasi ito ay tinatawag na private offense. Ibig sabihin, unlike yung mga na-mention natin before sa mga earlier na punta ko dito na may mga public offenses or public crimes, kahit sino lang pwedeng maging complainant, pero pag concubinage, yung offended spouse ang dapat na manumpa dun sa kanyang reklamo. So kayo po, Ma'am Susana, since nasa Qatar kayo, siguro kakailanganin nyo pong umuwi para sumpahan yung magiging reklamo po ninyo. Kaya lang po, kailangan po na. Pwede ba? Ayusin natin. Pwede naman natin ayusin na tayo. Eh. Hindi na. Ayan, Mr. Severino, baka pwede mong kumbinsin yung asawa mo. Siyempre, paano naman yung mga anak natin? Oo, tatanggapin ko. Kahit yung pakulong mo ako, walang problema. Papakulong mo ako, walang problema sa akin. Makukulong ako. Yung mga anak natin. Oo, makukulong ka talaga. Pagkatapos ng kaso, kung ano yung magiging desisyon. Bakit kailangan pa natin gumastos ng pera ganit? Dapat ipaiano na lang natin sa mga bata. Bakit ako gagastos? Mag-isip pa naman muna. Kinausapin pa ako? Para sa mga bata na lang. Kaya nga, inaantay nga kita, di ba? Kasi pagka once na tatawag tayo sa tempo. Hindi mo naisip yan. Dapat naisip mo na noon pa yan. Pwede ka naman magpakatino na wala kang babae. Sinabihan mo na nga si Ate Marina. Kinausap na rin ako ni Ate Marina. Sabi ko, inaantay na lang kita. Mag-uusap tayo. Ngayon, kasi di ba, binigay ko sa kapatid mo yung ano, yung video na nakita ko. Lagi ko sinasabi yun, mababalitaan nila yun. Sabi mo, wala, hindi, walang katotohanan. Ngayon nakita ko na, ngayon lang mo sinabi na, ano, kayo? Hindi mo inaamin, di ba? Hindi mo inaamin. Alam, ang tao dyan, pati mga kapatid mo, okay. Nakatabi mo dyan. Ma'am Susana, Sir Severino, saglit lang po. Ma'am Susana, ano po ba ang desisyon niya, ma'am? Kaso po. Attorney, sapat na po ba na ebidensya yung video po na hawak po ni Ma'am Susana po ngayon? Yung video na hawak po ni Ma'am Susana ay sasapat na yan, pero para maging mas malakas pa, opo, yung ating ebidensya. Opo. Kumbaga, sasamahan, kailangan nating samahan po yan ng mga testimonya pa. Opo. Ni Ma'am Susana, doon niya ilalatag, no? Kung kailan pa nagsimula na niloloko siya, kumbaga, ng kanyang mister, ano pa yung mga ibang circumstances or events? Kasi sabi kanina ni Ma'am Susana, hindi lang naman yan yung incident na nangyari yan. Mm-hmm. Hindi ba? Hindi lang din yan yung nahuli ng CCTV. Okay? At bukod pa dyan, ang dami na rin nilang mga kapitbahay, mga kaibigan na nagsasabi sa kanya, pero todo denial lang yung kanyang mister.
Alam niyo po, pag mag-file tayo ng reklamo, kahit malakas na yung isang ebidensya, mas maigi pa rin, no? Para mas kumpleto, kumbaga, yung narrative natin. Di ba, Shari? Samahan mo pa ng mga witness. Opo, opo, opo. Opo. Yung mga sinasabi niyo, ma'am, na mga kapitbahay, na nakita yung ito nga pong si Miss Lani, si Mosquito at si Sir Severino doon sa bahay po ninyo, sa tindahan po ninyo. Ayun, ma'am, pwede po nating makumbinsi po na tumistigo po sa kaso po ninyo. Ano po maifafile po na kaso, attorney? Yan, primarily, Shari, concubinage. Both against kay doon sa Kabit at of course doon sa kanyang mister. Opo, it's kasi there is scandalous circumstance dyan, no? Tama ba, Miss Susana, no? Doon sa lugar kung saan nangyari doon, ay nandun din yung mga anak ninyo. Ayan, alaga, kaya ayaw niya na po mag-abroad kasi alagaan niya daw po yung mga anak ko. Pinapakain niya po, pero yung nararamdaman ng mga bata na nakikita na hindi yun ang ina na nakakasama niya. Kausapin tuwing makikita ng mga anak namin, nakakasama niya yung babae. Anak po ba ako kamag-desisyon? Sir, naisip niyo po ba muna yung mga anak po ninyo bago po kayo pakipagrelasyon kay Lani? Eh, sabi niyo muna yung anak ko bago ko siya mag-desisyon ng mga ganyan. Ay, ayun nga po, sir. Ang totoo niyan, unang-una pa lang yan, wala pa kami nakikipag-inuman pa lang ako, wala pang nangyayari. Kami na yung, actually, hindi lang naman yan yung na-kismis sa akin eh. Marami pa. Marami pong na-link sa inyo na babae para lang po malinaw? Hindi nice. Lang yan, marami pa. Sa totoo yan, gawa ng... Madami pa pala. May nakasama na akong nakainuman, babae ko na. Yan ang nakakarating sa kanya. Ay! Kaya dyan kami nag-aaway lagi dati. Niya pa lang sa mga ganyang sumbong. Mahilig ka kasing uminom na babae sa babae, babae ang kasama mo. Marami, pwede ka naman uminom eh. Kaya lang, mas hindi maganda. Hindi naman ako nakikipag-inuman sa mga lalaki ha. Dalam ba ako nakipag-inuman? Nakipag-inuman lang ako sa mga lalaki, mga kapatid. Ay, ikaw nakakasagot yan. Kaya nga, ikaw mag-usap muna tayo. Mag-usap muna tayo, kuhay ka dito. Hindi na. Okay, no, Miss Susana. Kung talaga ikaw, pag tumatawag ako, tinututukan mo ba akong ano? Tinututukan mo ba akong kausapin? Ilang tag mo lang yung telepono dyan. Bahala ka, manood ka. Manood ka hanggang matapos ako. Alam mo naman, nagbibenta ako, di ba? Nakikita mo naman, nag-assist ako ng mga customer. Ngayon, sa ngayon na lang. Oh. Kasi wala dyan yung babae. Pero pag nandiyan yung babae, papatay yung CCTV. Ay, sus, hindi ko pinapatay yung CCTV. Ay, hating gabi, burn out. Walang kuryente, walang internet. Ano sabi mo kay Minard? Minard, patayin mo yung CCTV, pupunta si Lani. Sige nga. Nako! Sir Severino? Ikaw maanda dyan. Kausapin mo yung anak ko. Okay. Hindi kita tatakbuhan. Walang problema. Hindi kita tatakbuhan. Mag-usap muna tayo personal. Mag-usap muna tayo ng personal. Bakit ganyan? Okay. Ma'am Susana, paano po ang system nito, attorney? Kung siya po ay isang OFW po sa Qatar, paano po siya, attorney? Yes. Pag magfa-file kasi tayo, Ma'am Susana, ng ating complaint affidavit, kailangan niyo pong iyong panumpaan sa harap mismo ng ating piskalya. Okay? And based sa ating existing rules of procedure, kayo po ay kailangan personal na pumunta. Nung araw, Shari, lalo nung pandemic, ino-authorize nila, no? Ina-allow nila yung mga representative lang, yung mga attorney in fact na tinatawag. Pero right now, halos lahat po. Oy, by the way, saan ba nangyari po yan? Diyan po sa Tanay Rizal. Rizal. So sa Rizal po natin kailangan i-file yan. No? And I think sa Rizal, they require pa rin po na personal na pumunta yung complainant mismo. So Ma'am Susana, kung kailan ba kayo makakabalik ng Pilipinas? Sa off-air na lang po kung kailan. Okay, sige. Kakausapin po kayo ng staff namin dyan. Pero yun nga po ang procedure natin. Ha? Kailangan po ninyong manumpa. Okay, ilalatag po natin lahat doon. Kailangan nating patunayan na yung inyo pong mister ay namuhay under scandalous circumstances. Okay? Kasama po ang kanyang kabit. Yung alam mo ba kung yung kabit na to ay kasal din sa iba? Opo, kasal po. Kasal din? Opo. Okay. O, baka gusto mong isama na rin yung asawa nung kabit para sabay na kayong mag-file ng reklamo dyan sa mga asawa ninyo. Pag-uwi ko po dyan, i-ano ko po siya. Bali, papayag din po siguro yun. Oo. Yun po yung mga kailangan nating i-discuss later on. Off-air na lang siguro, Ma'am Susana. Apo. Ang kulang kasi sa inyo, Ma'am Susana, wala pong respeto yung asawa po ninyo sa inyo. Yun lang po yun, Ma'am. Sa madaling salita, wala po siyang respeto sa inyo, Ma'am. Apo. Ngayon, Ma'am,
mahirap po dyan dahil kayo po ay isang OFW. Tatagan nyo lang muna po ang loob po ninyo, ma'am. And from time to time, kami po ay mag-update sa inyo, madam. Update nyo rin po kami kung kailan po kayo makaka-uwi, ma'am, ng Pinas po. Para kami po ay, para masamahan po namin kayo na makapagsampa po ng kaso laban po dito sa inyong asawa po. Okay, ma'am. Tatagan niyo po yung loob po ninyo dyan, ma'am. Alam po namin na hindi po madali ang maging isang OFW. Tapos may trabaho pa kayo dyan. Iniisip niyo pa po yung asawa at pamilya niyo pa po dito, ma'am. Tatagan niyo lang po yung loob niya, ma'am. Ha? Balitaan niyo po kami, ma'am, sa date po ng pag-uwi niyo. Opo. Ma'am, para sa safety po ng mga anak ko, baka siya pag, sila ang pag-initan. Hindi ako mag-iinit sa anak mo. Ano ka ba? In so far as no yung ano bang tingin mo sa akin? Sige na po, Sir Severino, wala naman po kaming makukuhang kahit pa sorry man lang po sa misis po ninyo, hindi niyo naman po gagawin. Sige sir, wag niyo muna pong ibababa yung linyo, kakausapin po kayo ng staff po namin. Napakawalang respeto niyo po sa misis po ninyo, sir, sa totoo lang po. Gayun din po sa mga anak niyo, sir. Sige po, wag niyo na pong ipilit, sir. Kung hihingi lang po kayo ng sorry sa asawa niyo, sir, mas ma-appreciate pa po ng misis po ninyo, sir. Salamat po. Magandang hapon po.